Joy, halika na. Umuwi na tayo. Pwede ba dito na lang muna ako? Ano ba yan? Hindi kita iiwan. Ano bang difference? Aalis din naman kayo eh. Kasama naman dito ang kapatid mo. Mami mo. Nandito ang pamilya mo. Pamilya ko ba talaga sila? Ano ngayon ang kapagsalita? Tandi ba yung tunay ng asawa niyo sa akin? Siya nga yung nagpalaki sa akin pero hindi niya ako totoong anak. Tandi hindi niya ako mahal. Ang gusto niya magbago ka. Tandi niniwala talaga kayo dun? Naniniwala kayo na kaya kong gawin yun na nag-drugs ako? Joy, sige nga. Paano mo may papaliwanag? Yun ang lumabas sa test. Dad, is it too much to ask? Dad, kahit ngayon ang pagkatiwalaan niyo naman ako. Gusto kong maniwala. Paano mo ipapaliwanag? Yung drugs na nakita sa sistema mo. Dad, hindi ko alam. Akala ko naman kilala niyo na ako. Pero hindi pa rin pala, Dad. Katulad lang din kayo ng ibang tao, hinusgahan ako. Kung sana nandito pa yung totoong nanay ko. Kahit isa siguro may maniniwala sa akin. Kahit isa siguro may kakampi ako. Mahal na mahal ka namin, Joy. Ginagawa kong lahat para mabigyan ka ng pamilya. Pero Dad, bakit pakiramdam ko hindi ako buo? Na kayo lang yung naging pamilya. Ikaw, si Mommy, si Sophia. Dad, nung wala ako sa picture, bumuo kayo ng sarili niyong pamilya pero nakalimutan niyo na ako. Dad, naiwan ako mag-isa. Naiwan mo ko. Ano ba ako sa'yo? Sasabihin ko to kay Daddy. Nininisip mo yung pangalan ko sa kanya. Joy! Tingnan mo yung ginawa mo? Tingnan mo? Joy! Dad! Daddy! Daddy, it's a Bia! Siya yung naglagay nung... Joy! Mommy, ang kailan yan, Daddy! Cancer! Mommy! Mamaya na tayo mag-usap! Mom! Bagong kaibigan na nakilala. Sana tulungan nila ako, bro. You can deny it all you want. Pero ibang sinasabi dyan sa result ng drug test, ate. Siguro nga. Pero hindi ako nag-take ng drugs. Joy, sige nga. Paano mo mapapaliwan? Yun ang lumabas sa test. Hindi ko naman ako sinasadyang overdose siya. Punta lang. Sa tinitabi mo. Wala. Mami, sabi na nga! Ay! Ay! Sophia galing ng drugs? Yes, no, Dad. She's lying. Siya yung naglagay ng drinks ko sa party, Dad. Narinig ko sila nag-uusap ni Mommy at wala silang balak na sabihin sa inyo yung totoo. Kaya ko nga kayo tinawagan, di ba? Pero binigay na ako ni Mommy eh. Joy? Joy, alam mo naman na hindi yan yung totoo, di ba? Saka pinagalitan lang kita dahil nag-away kayo ng kapatid mo. Saka siyempre, aagawin ko yung phone sa'yo kasi ayoko lang naman na mag-worry yung daddy niyo sa away niyo magkapatid. Siguro nga kasalanan ko to dahil hindi ko sinasabi sa daddy niyo na may problema ako sa'yo. Siyempre, gusto ko lang naman na mapag-ayos kayo ni Sophia. Alam kong hindi niyo ako kadugo, kaya kahit kailan hindi niyo ako kakampihan. Pero magsabi kayo ng totoo, huwag kayo sinungaling! Joy! Joy, tama na. Alam mo, Samuel, ganyan niya talaga ako kausapin, lalo na pag wala ka. Ano bang proof mo, ate, sa sinasabi mo? Wala kaming pinag-uusapan na ganyan ni Mommy.
Dad, kahit i-check mo pa yung stuff ko, wala kang mahanap na drugs doon. Kahit ipa-drug test mo pa ako ngayon. Dad, kailan ba ako nalagay sa trouble? Pero si ate... Anong sabi mo? Napakasinungaling ka talaga! Ang sakit na nga ng braso ko. Tingnan mo kung ginawa yan ni ate lahat. Hindi na nga ako lumaban dahil dinirespeto ko siya bilang ate ko. But Dad, kailangan bang pagbintangan niya ako ng kung ano-ano para malinis yung pangalan niya? Joy, alam mo... Siguro nga kasalanan ko to. Hindi ko alam kung may pagkukulang ba ako sa pagpapalaki sa'yo. Kaya siguro hindi ka nagtitake ng personal responsibility. Pero Joy, nakikiusap ako. Huwag ka naman manisin ng ibang tao. Agatha. What? Dad. Dad, naniniwala kayo sa'kin, di ba? Dad. Nagsasabi ako ng totoo, Dad. Di totoo yung sinasabi nila. Maniwala ko yung sa'kin, please. Joy, kaya tayo lahat nandito ngayon. Para lumabas yung totoo. Kung talagang kilala niyo ako, hindi niyo nang kailangang paalamin yung totoo. Joy! Ako si Mira. Ikaw? Joy. Joy? Ikaw yung pinaghimalaan ng sinasabi nilang Deborah? Ano bang meron dito? Bakit lahat kayo naniniwala na may himala? Ano kayo mga bata? Parehas tayong nabuhay. Kung hindi yun himala, paano mo naman mapapaliwanag yun? Science! Lahat naman ngayon kayo ipaliwanag ng science eh. Si Bro lang makakagawa nun. Bro? Ang Diyos. Yan ang tawag ko sa kanya. Alam mo, pareho lang pala kayo ni Tita Deborah eh. Naniniwala kayo sa mga bagay na hindi naman nakikita. Hindi naman porkat hindi mo nakikita, hindi na yung totoo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Noon. Pero hindi na ngayon. Kahit na naman gawin ko pananampalataya, walang nangyayari. Walang nagbabago. Ano ibig mo sabihin? Wala. Alam mo, Joy, ang totoong pananampalataya ay yung nananalig ka. Yung kahit nauubusan ka na ng rason para maniwala, alam mong hindi ka niya pababayaan. Alam mo, that's not faith. Katangahan yun. Joy. Joy? Tigilan mo na nga yan. Nagkukunwari ka pa mabait eh. If I know, pareho lang kayo ni Tita Deborah na manluloko. Hoy, hoy, bakit mo naawa yung anak ko? Salbahay ka. Hoy, Barang! Ha? Barang, halika dito. Inom ka. Oh, uwawa ko. Andali ah. Uwawa ko ah. Huwag kayong magaway. Masama yun. Halika. Bait ka. Joy, ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko. Kayo ni Tita Deborah, ginagamit niyo yung himala. Hindi ka ba naniniwala sa himala, Joy? Sabihin mo nga sa akin, Mira. Ano bang nakukuha mo sa pagkiklaim ng himala? Kumikita ka ba ng pera? Gusto mo lang ba ng atensyon? Paano magkakahimala kung wala namang Diyos? Joy, bakit mo naman nasasabi yan? Kung hindi ka naniniwala na nakakapaghimala ang Tita Deborah mo, di ibig sabihin nun na walang Diyos. Yun naman yung totoo eh! Dahil kung merong Diyos, bakit hinahayaan na maghirap yung mga tao dito? Bakit hinahayaan na lokohin sila ni Tita Deborah? Bakit hinahayaan na mawalan ako ng pamilya? Na mamatayan ako ng nanay? Bakit hinahayaan na mangyari sa akin lahat ng to? Wala na ang nanay mo? Tagal na. Namatay nga siya na hindi ko man na nakikilala eh. Alam ko lang, Fatima, yung pangalan niya. Wala lang iba. Saklap, di ba? Alam mo, lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, nang lahat ng ito may dahilan. Kung minsan nga lang hindi natin kagad ako kuha yung sagot, pero darating yung sagot sa tamang panahon. Nung bata ako, lagi ko pinagdadasal na sana kasama ko yung nanay ko, pero hindi naman niya ako pinakinggan eh. Kaya ito ko ngayon nakikipamilya sa bagong family ng daddy ko. Hindi ko naman ina-expect na maintindihan mo ko eh. Pwede ko subukan. Kasi alam mo, pareho tayo eh. Di ko na rin kasama yung nanay ko. Faith pangalan ng mama ko. Iniwan niya ako sa shelter, bata pa lang ako. Sabi niya, babalik siya, pero... Di ko na siya nakita simula nun eh. Hindi niya ako binalikan. Di ko alam kung ano na nangyari sa kanya.
Kaya hinahanap ko siya. Iniwan ka na nga niya, pero hinahanap mo pa rin siya. Kasi mahal ko ang mama ko. At umaasa pa rin ako. Joy, siguro yun yung pinagkaiba nating dalawa. Kahit kailan, hindi ko sinisi ang Diyos. Paano mo naman kasi masisisi mo lang nagawa sa buhay mo? Sorry!